Hello traders, welcome back to Retire Rich YouTube channel. At araw na ito, araw na linggo ay gagawin natin yung mga nakasanayan na nating routine dito sa Retire Rich YouTube channel ay ang pag-i-screen or paghahanap ng stocks na pasok sa ating ginagamit na strategy na natutunan natin sa Traders Den na dating Traders Lounge, ano? So, sinet up po na kaagad na ganito, nasa computer screen na kaagad tayo sa loob ng Investagrams para dire-diretso na natin. Huwag na nating patagalin dahil mahaba-haba itong ating gagawin. So, samahan nyo akong mag-screen ng stocks pero gagawin natin medyo systematic, no? Dahil marami nga ito. So, siset lang tayo ng mga criteria. So, bago natin umpisahan, no? So, kung bago ka sa channel na to, consider subscribing para hindi ka makamiss ng ating mga videos na ginagawa, lalong-lalo na pag ikaw ay nag-aaral, no? Mag-trade sa Philippine market. So, ngayon, atin lang pag-usapan yung mga criteria ng ating pag-i-screen. So, ang ginagamit natin na strategy, walang iba kundi ang Kalma strategy. Ito ay ating pinili. Gawa ng ito ay nababagay sa atin bilang kagaya ko, bilang isang OFW na pasilip-silip nga lang sa market. So, weekly yung time frame natin. So, yun. And number two ay i-arrange natin yung stocks according to market value. At i-skip na natin kaagad yung mga less than 1 million at diretso na tayo sa mga stocks na mayroong traded value na above 1 million para mas mabilis yung ating pag-screen. So, yun na nga. Kung ikaw ay bago sa channel na to, consider nga sa pag-subscribe at pwede mong balikan, tingnan yung mga videos na ginagawa natin. Kung ikaw ay nag-aaral into stocks trading sa Philippine market, pwede mong balikan yung mga videos natin. Ayan. It's more on about stock market. Ang dominant na content nitong channel na to. Hindi lang naman yun ang purpose ng channel na to, kundi ay, you know, makapag-share, or ito yung outlet ko to share my journey towards financial freedom at bilang isang OFW na rin, dahil naniniwala ako na ang isang OFW ay deserving, no, na mag-retire from nothing into something. So, yun, isa sa mga nakita nating pamamaraan paano natin magawa at ma-achieve ang title ng ating YouTube channel, which is to retire rich. So, yun, isa ito sa nakita nating avenue pamamaraan na kahit papaano yung ating mga naipon sa ating mga pinaghihirapan ay mapalago natin at magamit natin itong somehow kasangkapan o a tool. Money is a tool, no? Later on sa ating pagre-retire para hindi tayo mahirapan, no? Na tustusan yung ating mga pangangailangan lalo na pag hindi na natin kayang magtrabaho at yun na nga nagre-retiro na tayo. Dahil hindi sa lahat ng panahon tayo bilang isang OFW ay kumikita ng pera. So habang tayo kumikita ng pera, ating pilitin at ugaliin na laging magtabi ng ating mga naipon. Hindi lang tayo na bili lang ng bili at ang purpose natin ay maahon sa hirap yung ating pamilya. Hindi naman ibig sabihin na iahon lang naman. Yun lang naman ang purpose natin. Ibig sabihin, kung naghihirap tayo noon, ay dapat kahit papano matugunan natin yung basic natin, no? Needs. Huwag tayong umabot doon sa masyado na tayong luxurious, no? Dahil hindi sa lahat ng panahon ay malakas tayo at pwedeng magtrabaho. Kagaya ng niyari sa akin, lately lang ay nagkaroon ako ng COVID. Who knows? Kung halimbawa hindi ako nakasurvive at ako yung natsyoge, ano na lang mangyayari sa mga naiiwan kung wala tayong naitabi. So, ibig sabihin, nung mga time na yun, hindi tayo naging malakas, naging weak tayo dahil tinamaan tayo, no, ng sakit. So, ano pwedeng mangyari?
mahirap imaginein. So, ugaling, mag-ipon ng pera at palaguin. At isa sa nakita kong avenue, pamamaraan, paano ito gawin? Ito nga pong stock market. Kaya ang content na makikita mo sa channel na to is more on stocks trading or investing in the stock market, in the Philippine stock market, dahil ito ang isa sa nakita kong pwede kong ma-achieve yung aking dinidesire na, you know, magkaroon ng something before or kapag ako ay nagre-retire na from nothing absolutely into something naman na meron tayong mabit-bit sa ating pagbabalik sa bansang Pilipinas kung ikaw ay isang OFW. At kung ikaw naman ay nagtatrabaho din sa Pilipinas, ganun din, no? Yun lang ang puhunan natin, ang ating lakas at pangangatawan. Darating ang araw, hindi na tayo pwede magtrabaho. Kaya sa ngayon, yan ang pwede mo makita sa channel na to. More on stocks trading siguro later on pag medyo gamay na natin itong stocks trading. Baka maghahanap na naman tayo ng iba pang mga avenue na pwede natin i-share at ituro dito na pagkukuha na natin ng pera or tinatawag nating mga income streams. Okay, so masyado nang mahaba ang naging intro, pero ang purpose lang sa video na to ay mag-screen ng stocks using Calma Strategy. At ito na nga po, umpisahan na natin. Sobrang daldal eh, no? Pero totoo yan guys. Totoo yung sinasabi kong yan. So anyway, latag natin yung Calma Strategy natin, which is nakaabang na yan. Dalawang indicators lang naman yan guys eh. So alam na this sa mga datihan dito sa channel na to. Kung bago ka, every Sunday, stock screening tayo using Calma Strategy. Lalagay natin sa watch list at obserbahan natin kung ito ay magbigay sa atin ng buy entry at saka sell signal. And then pangalawa ay dapat mag-screen tayo. Hindi lang weekly, dahil weekly ko ito yung ginagawa, pero hindi lang dapat weekly tayo nag-screen. Dapat kung wala pa tayong, hindi pa tayo nagkaroon ng stocks position, hindi pa tayo nakabili, at meron ka namang nakahanda na pang trade, risk management, huwag kalimutan. So kung hindi ka pa nakapaposisyon at hindi nagmaterialize itong ating unang watchlist na gagawin natin ngayon, dapat ready ka na mag-screen after market hours bukas at sa mga susunod pang mga araw hanggang mahuli mo ang stock na nagbibigay ng entry signal using Calma Strategy. At kung meron ka ng posisyon, pwede mo nang somehow tigilan yung pag-screen at monitorin yung stock na yung hawak hanggat ito ay nagpapakita ng sell signal at maklose mo ang iyong trade. So ngayon ang gagawin ko, gaya ng sabi ko, ay ating i-arrange ito by all stock, no? And then dito tayo sa traded value. I-arrange natin according to traded value. So kung naka all stock yan dito, ibig sabihin lahat ng stocks nandyan, at i-arrange by value. Okay, ngayon naka-arrange siya by value. Pinakamataas ang nasa unahan. So, pinakamalakas or pinakamaraming traded value ay ang MBT na umabot ng 872 million nung last trading day noong Friday. So, gagawin natin, i-arrange natin from smallest to lowest. I-click mo lang siya uli. So, lahat ng mga zero na yan, automatic skip na yan para hindi siya masali in between sa pag-screen natin para mas mapabilis naman tayo. So, punta lang tayo hanggang sa umabot itong traded value na mayroong 1 million. So, ganun lang guys. Para skip na natin yung iba dyan na hindi naman umaabot ng 1 million. Kaya tayo ganyan dahil ito ay para meron tayong liquidity, no? Na hindi tayo maiipit. Makabili ka nga, hindi ka naman makalabas, eh mahirap din yun. So umpisahan natin dito kay PHN dahil ito yung umabot ng 1 million yung kanyang traded value, at dire-diretso na yan pababa. So lahat ng nasa taas, yan ay ating maiipit. Okay, let's begin by pressing itong PHN.
Okay, so yung value siguro pwede na nating tanggalin dahil meron naman na tayong value dito. So yun, yung value na yan, weekly kasi ito, no? So this is the value 2.36 million, no? Nung week na yan. So tanggalin na lang natin to para mas maliwanag. Yan. So CCI natin buy signal kapag nag-cross above CCI 100 at pag ang price naman in confluence na dapat ay above ALMA. So yun, diretso tayo. Yan, medyo nakalampas na yan. Pero pwede pa rin na yan, guys. Hindi pa ganun kalipad yan. Kaya lang yung risk naman ang iyong titingnan, no? So skip muna natin yan. Punta tayo kay house. Okay. Yun. 94. Pwedeng ilagay itong si house, guys. Umpisa pa lang umangat na ito, no? From a very deep na bagsak mula pa noong peak ng COVID. Hindi masyado na bumagsak to noong March. Iba yung galaw nito. So dire-diretso siya, ngayon pa lang siya magre-recover ba? Subukan nga nating ilagay ito, guys. Mamaya gumanda din takbo nitong stock na to. Nag-level lang siya, baka biglang ngumuso pataas. Manual kang mag-i-screen ng stocks. Meron namang magandang may dulot sa iyan dahil ito masanay yung mata mo sa mga candle formation at marirefresh ka sa mga formation ng mga candles na maaaring may pattern ng pag-akyat. Okay, so na pabagsak na yan. Si Cool ay nakalipad na. Si SMC ay nakalipad na rin. Bigay na to ng yata. Tapos si PC pabagsak. PBB tayo. Si PBB Philippine Business Bank. Aba, mukhang nasa area na siya ng sinasabi nating area of least resistance, ah. Malapit ng mag-cross. So, lagay natin yan, guys. Dahil yung kanyang dyan, no? Maganda yung pinakita niyang base, eh. Para mag-recover na yung mga banks. Okay. So, proceed tayo. Dalawa na yata tayo, no? Si Tugo, umakyat na rin, ha? Nag-cross na rin, ha? Pula nga lang yung ending ng ganda ng ano ni Tugo, ha? Ganda ng base na ginawa. Ma-recover rin itong si Tugo ba? Hindi kaya puputok to, guys. Yung mga formation na ganyan, nakakatakot yan eh. Biglang mag-break out eh, oh. 109, video nakalagpas na siya. Buy na to eh. EOD dapat to nung Friday, oh. Subukan natin ilagay, guys. Kung aakyat yan, kasi nag-cross na eh. Pero yung price niya nakalampas na ng konti eh. So yung risk niya mababa, diba? So lagay natin yan. Tingnan natin sa Lunes kung anong maging galaw niyan. Hop, huwag kang magloko. Bagsak na, nakalipad na. Si Giri nakalipad na rin. Si Fa lipad. Si Cole, ganun din. Si SMC2C, nakalipad na rin. APC, pabagsak na. PBB. Dito si PBB, ah. 98. Maganda yung naging nito. Okay. Nakalagay na to si PBB. Tugo.
ating computer. Pad na rin. Geo. Anyway, mamaya re-reviewin natin muli yung mga na-screen natin. Titingnan natin maigi kung ito ba talaga ay pasok. Ito, oh, nakalipad na. Gaganda rin ang ano nito, ginawang move. Ion CPM galing sa ilalim ang lalim ito, ayaw ko naman formation ng kandila nito dahil nakaiba, no? ELI ICR magsak na pizza. Si Rock naman, ito yung stock natin to last week. Yun, nakalipad do. Naispatan mo to, na-trade mo yan. Si MEH naman, babagsak. Si Bicor. Galing na sa taas, masyado na mataas si Bicor. Si LI. Nako, nag-level yung ano. Nag-flat. OPM Ever Gloop EBS. Nako, nabali. RCB. Si babagsak na. Si Bell babagsak. FMETF babagsak na. Si PGP, CIC, BRN, UPB, babagsak na. SMC2K, bagong ano lang ito, offering, no? Additional, mukhang kukunin na nila si ano eh, SMC2C, kaya may bagong pumalit sa series. SSP EMI babagsak na. SLI babagsak na rin. CT grabe stock to dati, oh. Si TAGS babagsak na. Si Cyber lupit nang nilipad na ito, ah. Si Nihao Minerals ang taas nang nilipad. Ay, yun nga yun pala, bumalik tayo. GSMI, CHIB, China Banking, pag-losok na. Okay, si Del Monte, yun, ganda rin naging move nito si Del Monte, oh. Last 2 weeks, 3 weeks tinanggal natin ito, eh. Pero ito yung nagmaterialize sa lahat. Paita bagsak na. 80, ah, lupits ng ginawang ano, mining, oh. Lupit ng ginawang hagdan nito, guys. Ganda ng move. Lahat ng mga mining, oh, yung sector ng mining. Lumaktaw tayo. Nakalipad na. Babagsak na. Hindi na tayo nakapagdagdag, ah. Wala na tayong nahanap, pa. Ah. Nakalipad na rin. APBI. Oof. Maxis. MRSGI. Uff, bumagsak. IRC, si Web, ah, nag-bounce si Web sa 50, ay sa CCI 100, akit pa ba yan? Ang ganda talaga, guys, yung galing sa iba pa. Ayan itong mga to,
si ito si DMW. Maganda yung pinakita nito. Sama to sa ating listahan nakaraan. Maganda lang mo. Dapat hawak mo pa yan, ha? Wala pang sales signal. Oof, Millennium Global Holdings. Market na rin. Si Europe, pabagsak na. Galing na sa taas. PNB. Anong ginawa? Seven. Oh wow, makyat BSC, OPMB, PLC, pabagsak ZHI, pabagsak FPH, Axilom, SPC. SPC Power Corp, tindi ng inakya, STI, C, okay, CC, FLI, ito manok ko rin to dati sa FLI, SLI yata yan pala. Picor, pabagsak, LTG, ako pabagsak, pero nag-hold siya doon. Costco, pabagsak, WPI, pabagsak, Green, pabagsak na rin, si Home, SSI, ako pabagsak, nahulog, log, log, ito naman, nag-dive na pababa. Eagle, FB, tusta kaya tara natin to last week ah. Tech, bulusok na DMC, PXP, Lopez, East West, dalawang week na pababa ito ah. FGen, bagsak ang CCI now. Ang walang katulad na now. EEI, MAC, Bloom, RCI, Wilcon. Ano ba ba na rin? Converge. Data akit na MWC CNPF Shell Pilipinas. Ayan o, ganda ng move din nito. PH, yan yung mga hindi natin nakita sa weekly, no? Itong Shell hindi natin dyan nakita na weekly, so most likely nag-cross yan CCI niya in between or in the middle of the trading week, something, no? Which is hindi natin mahagip dahil weekly tayo nag-screen dito. Pero, pag, gaya ng sinabi ko, pag daily ka nag-screen hanggat wala ka pang stock position at hindi mo pa na-achieve kung ilang stock yung dapat mong i-trade sa isang linggo using Kalma Strategy or sa isang trade mo, kung ilan yung pwedeng ipasok mong stock at hindi mo pa nabuo, abay mag-i-screen ka lahat ng araw kapag tapos na yung market or sarado yung market, no? In between trading days, mag-i-screen ka at yan, sigurado makikita mong magaganyang move. Pero kung weekly lang tayo nag-i-screen, which is ito lang naman as a practice, no, as a habit ginagawa natin dito sa ating channel, dahil hindi naman pwedeng araw-araw tayo mag-video, di ba? So yan lang yung example natin. So i-reach tayo, wala pa masyado tong data. Si AP ito, gumawa na ng base yan. Tapos yun,
73. Sige, tingnan natin. Pwede natin ipasok yan. Hindi mo magtuloy-tuloy yan sa Lunes. Di ba? Si Didi. Yun. Itong si Didi, maganda rin to. Maganda yung nababasa natin tungkol kay Didi. So, ilagay nga natin yan. Anong mangyayari? Naku, lumabas na naman itong ating problema. Okay na kanina eh. Lumabas na naman ulit, guys. Lumabas na naman ulit itong problema na to. Gaganyan lang siya, oh. Kukunti na lang sana yung ating screen at matatapos na tayo, guys. Kaso naglukon na naman. Saan si Didi? Didi tayo last eh, oh. Didi, EP, Didi. Ulitin natin, guys, ha. Sana lang. Para mabuo natin tong ating watchlist review. Light lulok ko yun. Yan na yung mga naano natin, no? Screen natin, no? Balik tayo sa old stocks. Value. Hanapin natin si Double Dragon. Nandun na tayo kanina kay Double Dragon. Scroll it hanggang sa makarating tayo kay Double Dragon na merong 3D value na 39 million. Okay, so punta tayo sa, oh, dito na. Ayan, mega wide tayo. Balik lang natin si Kalma. Tanggalin natin si value para malinis tayo. Okay, mega wide, bulusok, BNL, umakyat na, FNI, pabagsak, SMC, pabagsak, LFM, pabagsak, RRHI, pabagsak ulit, SCC, paakyat, pero nakalagpas na, PX, EAB, huwag ka munang magloko, Cebu Pacific, pagsak, Axen, pabagsak, Emperador Brande. Ako mukhang tuturo pataas pero malayo pa. Basta mag-cross MM, wala masyadong data. PHR, pabagsak, Nickel. Whoops, ganda ng ginawang move ni Nickel, oh. Tagadang! Talagang umakyat dahil sa demand ng Nickel. Okay, umakyat na, nakakyat na. Si Pero, EPL, ba, breakout. Tirik na tirik, guys. Tirik na tirik. Hindi natin nahuli yan sa weekly scanning. Pero pag nag-daily scanning ka, makikita mo yon. Fruit, wala. Meg, pabagsak na. GT Cup. Pabagsak na rin. Aba. Si lapit na matapos. Glo. Sa baba pa si Glo. ICT. Naku. Kaya mataas. MPI. Security Bank. Pabagsak. ER. Si kalipad na dito. Paborito rin ng bayan itong si dito ba? Ano nun yung nagpasa na yung down nung March ay nung pre-COVID, no? Yung level
sales niya pre-COVID, malapit na niyang maakyat, oh. Wow, wow, wow. Area of least resistance na, mga kapatid. 103 nakalagpas, pero parang ayaw ko nang hindi ko kusunada itong dito. GFC tayo, naka-flat sa taas. Bubagsak, KC. Bubagsak, SM. Nag-bounce sa CCI 100, TEL. PHA. Ito na, konti na lang, SMPH. Nag-bounce din siya dyan, BDO. Bubagsak, Ayala Land. Last, MBT. Siya yung highest traded value, no? Yun. So, tapos na tayo, guys. Tingnan nga natin kung ano yung mga nakita natin. Uhum. Si Tugo, although nakalagpas na siya, pero ang ganda pa, guys, yung baba pa ng risk. So, gaya ng sabi ko, noong Friday, ganda ko napasok mo to. So, unang nag-break somewhere here. Malalim na rin pala, no? Ito magbase. Yan, tolerable na tolerable pa yan. Ang unang nag-break muli dito yung price. Yan, 4%. Pwede. So, lagay natin yan dyan. Kung magtuloy siya bukas, pwedeng tirahin. Okay. Ito rin. Ganda. Hindi pa masyadong sa pandemic time niya. Hindi pa naka-recover. Dyan lang naglalaro, no? TD. Maganda rin. Kaso malayo pa. Negative 50 or 50 pa yan. Si House. Yan yung mga na-screen natin, guys, no? Hindi kanun kaganda yung anong bukod lang kay Tugo sa tingin ko, which is nakalagpas na. Nagpakita na ng buy. Ito si PBB. Maganda rin. Parang pa-breakout na rin. Pero ito, guys, trade at your own risk, ha? Trade at your own risk according to sa na-screen natin, according sa strategy natin. But trade at your own risk. At ito ay for informational purposes lang. Nagbigay tayo ng na-screen natin. But ito ay for information purposes lang. The way how we screen stocks. Trade at your own risk, of course. Okay, yun lang, guys, for today's video sa screening natin. So, kita kits, happy trading ngayong darating na trading week, at hopefully sana ikaw ay maging profitable sa linggong ito. And subukan kong tapusin, no, yung Calma Strategy Complete Guide, at i-re-upload yung pangalawang video dahil nagahang. And then share ko yung MyTrade port ko next time. Alright, thank you so much for watching. It's been Ray with you for like few minutes din, no? Okay, thanks for watching mula umpisa hanggang dulo. Kung talagang tinapos mo, hindi mo pinorward. Okay, guys, thank you so much. And I will see you sa sunod na video natin. Thanks. Bye.